Narinig nyo na ba ang kwento tungkol sa Malitangtang Bridge? Kung hindi pa ay tamang-tama dahil yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito, halina't manood at mamangha sa isang kakaibang kwentong punong-puno ng hiwaga na matatagpuan sa isang lugar sa Mindanao. Ang Malitangtang Bridge na matatagpuan sa Cantilan Surigao del Sur ay sinasabing isang portal patungo sa mundo ng mga engkanto. Sa katunayan, lahat ng mga taong nakatira malapit sa lugar at ang mga taong nakakaalam tungkol sa kwento ng kababalaghang nagaganap doon ay nagbibigay ng respeto kapag sila'y napadaan sa nasabing tulay. Kung titingnan mo ang tulay na ito ay wala namang kakaiba, masasabi nating normal lamang ito na kagaya ng pangkaraniwang mga konkretong tulay sa ating bansa. Pero sa mga nakakaalam sa kwento dito ay takot silang dumaan dahil sa natatakot sila na baka may biglang magpakita na nakakatakot na anyo ng isang nilalang. Ang mga engkanto ay talagang mahiwaga at makapangyarihan na kayang-kaya kang saktan kapag may nagawa kang hindi nila nagustuhan. Madalas ay hindi mo sila matukoy o makikilala dahil may kakayahan silang manggaya ng anyo. Ang tunay na anyo ng mga engkanto ay masasabi nating hindi kaaya-ayang pagmasdan. Nakakatakot ang kanilang mukha at may mahahabang kamay at paa ayon sa pakikipanayam ko sa kaibigan kong albularyo na nakakita na sa kanila. Kapag pinilit mong buksan o biglang bumukas ang iyong third eye ay maaari ka raw na mabaliw kapag sila'y iyong nakita dahil sa nakakatakot nilang anyo. Ang Malitangtang Bridge ay isang pisikal na lugar na hindi kagaya ng Sabiringan City at Makaban City na hindi mo talaga nakikita ang kanilang syudad at ito ay bigla na lamang nagpapakita na para bang minamalik mata ka lang. May pagkakapareho din naman sila kung portal ang pag-uusapan dahil sa sinasabing ito ay portal din ng mga engkanto patungo sa kanilang mundo. Narito ang iilang patunay sa mga kababalaghang nagaganap sa lugar ayon sa mga residenteng nakakita di umano sa nasabing presensya ng mga engkanto sa lugar. Madaling araw noon habang namamasada si Mang Carding sa kanyang sasakyang jeep na may rutang Cantilan to parang ay naganap ang kababalaghan. Sa mga sandaling iyon ay may sakay siyang apat na pasahero habang binabaybay niya ang kanyang ruta. Naging normal lang naman daw ang lahat hanggang sa nadaanan nila ang Malitangtang Bridge. Noong lumagpas na sila ng kaunti sa nasabing tulay ay napansin ni Mang Carding na bigla na lang naging lima ang kanyang pasahero samantalang wala naman siyang natatandaang may pumara at sumakay sa pagkakataong iyon. Dito na nagsimulang tumindig ang kanyang balahibo habang tinitingnan isa-isa ang kanyang pasahero sa pamamagitan ng salamin sa sasakyan. Sa pagkakataong iyon ay napansin niya ang isang magandang babae na maputi at may mahabang buhok. Habang tinitigan niya ito ay napansin ni Mang Carding na wala raw itong kanal o philtrum na makikita sa pagitan ng ilong at bibig ng tao na dahilan sa lalong pagtindig ng kanyang balahibo subalit hindi ito nagpapahalata. Ilang saglit pa ay nagsalita ang magandang babae at ang sabi ay bababa na raw ito. Nang nakababa na ito ay sinilip ni Mang Carding ang kinalalagyan ng babae ngunit bigla raw itong nawala kaya naman humarurot siya sa pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Nakaranas din ang dalawang magkaibigan sa pagpapakita ng engkanto, ito'y naganap habang sila ay nakasakay sa motorsiklo galing Silop, isang swimming pool resort at pauwi sila ng Cantilan. Nung nakarating na sila sa Malitangtang Bridge ay may nasagasaan di umano silang isang matandang lalaki. Bigla na lang daw lumitaw sa kanilang harapan ang matanda kaya hindi sila nakailag at nasagasaan nila ito. Nang bumaba sila sa kanilang motorsiklo upang saklulohan ang matanda ay laking gulat nila nang bigla itong tumayo na para bang walang nangyari. Sinabihan raw sila ng matanda na sa susunod ay magdahan-dahan ito sa pagpapatakbo ng motorsiklo. Umalis na ang matanda at habang sinundan nila ito ng tingin ay pumasok raw ito sa isang bahay na malapit doon. Pinuntahan nila ang bahay na iyon at nagtanong tungkol sa matanda subalit ang sinabi ng taong kausap nila sa loob ay wala raw matanda na nakatira doon. Dahil sa gulat ay kumare pa sila ng takbo patungo sa kanilang motorsiklo at mabilis na lumayo sa lugar. Isa pang nakaranas ng kababalaghan sa lugar ay ang isang grupo ng electrician o lineman. Sinabi ng isang miyembro na napanaginipan raw niya ang isang matanda na nagsabing ilihis na lang daw nila ang direksyon sa pagkabit ng kuryente para hindi matamaan ang kanilang lugar subalit hindi siya nakinig at itinuloy nila ang direksyon ayon sa plano.
Kinaumagahan ay nagulat na lang sila nang madatnan nilang nakapulupot na ang wire ng kuryente sa isang poste. Nagtaka sila kung paano at sino ang pumulupot ng wire ng kuryente gayong napakahirap di umano ang puluputin nito at hindi kayang gawin sa isang magdamag lamang. Dahil sa pangyayaring iyon ay naalala niya ang tungkol sa sinabi ng matanda sa kanyang panaginip, sinabihan niya agad ang kanyang mga kasamahan at pagkatapos nilang tanggalin ang nakapulupot na wire ng kuryente sa poste ay inilihis na nila ito ng direksyon para hindi matamaan ang nasabing lugar. Napanaginipan rin daw ng isa sa miyembro ng grupong gumawa ng nasabing tulay noon ang isang matandang lalaki na nagsabing kailangan nilang taasan ang kanilang gagawing tulay upang hindi ito matamaan sa kanilang barko na palaging dumadaan doon. Ang bundok na malapit sa nasabing tulay ay pinaniniwalaan din ng mga residente na isang lugar ng mga engkanto. Isa pang kapansin-pansin ay ang ilog doon na sinasabing hindi matukoy kung saan ito nagmula at kung saan ang hangganan ng ilog na iyon. Ang nasabing pagpapakita ng mga engkanto sa Malitangtang Bridge ay hindi na bago sa atin. Sa katunayan, halos pare-pareho lang ang mga kwento ng pagpapakita o kababalaghan sa kahit saang sulok dito sa Pilipinas. Gayunpaman, nasa sa atin pa rin naman kung paniniwalaan ba natin ang mga kwentong kagaya nito. Mahalaga pa rin ang pagbibigay ng respeto sa isa't isa maging tao ka man o engkanto. Maaring napanood ng ilang engkanto ang bidyong ito. Nais lang naming ipaabot ang respeto namin sa inyo bilang nilalang na nakatira sa magkaibang dimension ng parehong mundo. May